santuwaryo ng Diyos ay mayroong kalakasan. So, umabang ito, ayun, handa na tayo. Gusto ko lang po ipagkalaw muli ang pag-aaral natin sa continuous about spirit, soul, and body. And nakaraan, napag-aralan natin yung mga basic, right? Ang naborn again sa atin, yung ating espiritu. So, kaloob dun sa espiritu ay ang mga mabubuting bagay, no? At kung paniniwalaan natin o hindi, ikaw ay blessed na ng Panginoon. We are blessed, sabi ng Biblia. Kung inyo pong mag-bisa ng inyong mga Biblia, buksan ulit natin sa Efeso, tapos po niyan ay tayo ay mananalangin. Ephesians chapter 1. Itigin ako lang yung basa sa verse 3 down to verse 6. Alright? Kung yung pumasok po nga, nabiga ulit ang banal na kasulatan. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ Himself, according to the good pleasures of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He has made us accepted in the beloved. Purihin ang Diyos sa kapatrasan ng kanyang buhay at banal na salita. Itagdag sa atin ang pananampalataya at paglago sa pananampalataya sa pagbubulay nito. Bago lahat po tayo ay pumasok sa diwa ng pananalangin, hilig muna tayo sa Panginoon ng marunungan upang mainanda ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos na banal, salamat sa maraming biyay. Salamat sa kalayaang nakakalapit kami sa iyo. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyong patuloy na paglilinis sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong banal na salita na aming matutunghayan. Dalayan ko, Panginoon, na ang iyong gawain ay maging tagumpay sa oras na ito. Ano mang pagtayo ng kaaway, maging ano mang sagabal upang ang iyong salita ay hindi dumampi sa amin. Ang iyong salita ay hindi namin maintindihan. Lahat ng pagandang na kaaway ay aking sinasansala sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, binabasbasan mo ang lugar nito ng iyong pag-anala at sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, dinadalangin namin na kami ay patuloy na makaranas ng ibayong pagpapala sa pakikinig na inyong salita. At tinataas po namin sa iyo sa aming pong panambahan na ikaw lamang ang aming mapulisan. Salamat sa pagkilos mo sa amin, Panginoon, maging sa buong libo ito, salamat sa iyong katapatan. Patuloy ka namin sinasamba at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na natin mong sabi na. Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung palakpak na natin po lang sa ating suso. May pagsamba, may paggalang, at mayroong pasasalamat, maraming pasasalamat sa kanya. Ulitin ko, bibigayin ko, you are blessed. Pakisabi sa iyong katabi, we are blessed. We are blessed. We are blessed. Yan ang position natin. Kung bibigyan natin ng background, yung ating mag-aaral, alam nyo, napakaganda ng aklat ng Efeso. So, parang twice na ako nagturo nito. Unang tinuro ko na, nag-start ako sa 15 down to 23. Tapos umatras ako ngayon. Kasi napakayaman ng aklat na ito. Yung Ephesians chapter 1, chapter 2, and chapter 3 talks about our real position in Christ. Yung tunay na katayuan mo kung paano ka nakikita ni Kristo. Yung Ephesians 3, 4, and 5, Ephesians 4, 5, 6, ay patungkol yan sa dapat mong laaran dahil meron ka ng pananagumpay kay Kristo. Kaya sabi ng verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Purihin, pagpalain ang ating Ama sa langit, Ama ng ating Panginoon si Kristo. Bakit? Who had blessed us? Titignan na niyo sa inyong version kay sa Tagalog na pinagpala tayo. Who had blessed us with eating pastes? Pinagpala niya na
nandun na, binigay niya na. Alright? Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano, hindi silang maniniwala malibang nakikita ng kanilang dalawang mata. Malibang nararamdaman nila in their five senses, hindi pa ako blessed talaga. Alam niyo, lahat ng bagay na start in the spiritual realm, sino ang naniniwala? Nag-start. Kung ikaw ay Kristiyano, at kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, huwag kang maniniwala pag nakita na ng iyong mata. Maniwala ka na habang hindi mo nakikita dahil yan ay pananampalataya. At ang sabi ng Biblia, ang aking lingkod, kinalulugdan ko dahil siya'y nananampalataya. Amen? Sino may nananampalataya? Ayan. So, yan ang pag-uusapan natin sa umaga dito. That's why this has been a good series for me. Nung naiintindihan ko ito, nung pinagbulayan ko nito for these past 2 years, maigi ho yung aking pag-aaral dito. Sumunod ho yung maraming pagpapala sa buhay ko. Naniniwala ko ba kayo? Nakita ko yung manifestation nun. Dahil, nalimutan ko na ang trabaho ay dapat kong sampalatayanan ng mga pangako ng Diyos. Hindi ko kailangan paghirap. Amen? And naturally, ang kaligtasan niyo, mga kapatid, tayo ay nasin, di naman natin pinaghirapan. Kundi ating sinampalatayanan. Amen? Praise God. Nandiyan pa ba kayo? Okay. So, my topic is how to renew, how to acknowledge, how to experience ang mabubuting bagay at mga papapala na nilaan na sa atin ng Panginoon. And by the way, kung ating pumapag-uusapan yan, eh, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam ko, marami siyang in-instill na pagpapala sa atin. Last week, we talked about yung plan ng redemption, Resurrection Sunday. Mahalaga talaga meron kang revelation. Mahalaga meron kang kapahayagan sa Panginoon. At itong isi-share ko sa inyo ay mga tunay na kapahayagan ng Panginoon sa salita niya. Alright? So, review, acknowledge, and experience. Okay. May question ako. Are you a kind of person who would get the instruction quickly? Ito ba, ay itong bata, pag inutusan ka, madali ka makatanda? Dadali mo na iintindihan, di na paulit-ulit. Kasi may tao paulit-ulit eh. Ewan ko lang kung makulit. Pero napapansin ko, mga kabataan niyo yun, kailangan paulit-ulit. Simple lang utos mo, paulit-ulit. Because they are very distracted. There are so many distractions. Sino naniniwala? Yan. Daming, maraming distraction. Kaya kailangan ka pang tatlo, apat, lima, anim yung utos. Dati hindi, no? Isang utos lang. Kasi yung pangalawang utos, may kasama ng kurot sa silingit ko. Eh ngayon, di ba? Hello, totoo ba yan? Dati na, naglalaro ka ng basketball, tinutusan ako ng nanay ko, kakamadali ko, distraction eh. Sarap ang basketball eh. Alam niyo, no, mahilig na ako ng basketball, mga 5-6, mukha na akong basketball eh. Talo-talo nga sa amin yung tennis ball. Yun na, nag-shooting na ako sa likod ng bahay, sabi ng nanay ko. Pili-pili, utong sa kita, pinalo ako eh, nagbabanana ko yung mother ko, nagtitin na yung mother ko, nagbarana ko. Kakamadali ko, kala ko inuto sa akin, gas. Hindi ako ngayon. Kasi meron. Binigyan ako ng lagayon eh. Hindi mo ba kayo? Tapos, binili ko ngayon, gas. Ayan, here comes yung nanay ko, nagluluto. Yung pala, mantika yung kailangan niya. Yun, paglagay sa kawali, boom, sumabo. Alam niya nangyari sa akin. Ayan, nakastay ko. Mantika pala inutos. Distracted. Okay, number 2 question. Are you easily distracted when you have a task or playing a game? O, halimbawa, ikaw ka naglalaro, tapos dinidistract ka. Narinil ka ba sa focus o tuloy ka lang? Ano ka dyan? O, misang pag may ginagawa ka, gusto mo, walang istorbo. Kaya nakafocus ka. O kaya gusto mo, kahit may istorbo, nagagawa mo. Hindi yun. Anong type of person ka? Eh, natanong ko lang sa inyo yan because sa buhay Kristiyano, there's so many distractions.
i-offline ka sa kalooban ng Panginoon. At ang kaaway, kung hindi kanya kaya, hindi ka ma-born again, hindi kanya kayang pigilan, makukulila ka sa Panginoon, at active ka sa Panginoon, gagawin niya marami pibilisin yung distraction. Hello. Sunday morning, marami pa iisip sa iyo. Well, in fact, pag Saturday, marami, kung di ka prayerful, maaaring mahal mo sa buhay gamitin sa iyo para distraction para sa araw ng pananda. Sino naniniwala? Kaya active ka, alam, marunong ang mag-review. Ang ganda-ganda ng samahan yung Monday to Friday, kung sa'yan na Saturday, may incredible mo. Why? Because Sunday, sasamba. Ang dami mo pwedeng gawin, bakit naisip mo Saturday, ang dami mo gawin. Para matiska ka sa araw. Why? Kasi ayaw pala ng kaaway, bless ka. Ayaw niya paalaman na marami na pinagkalaw si Gensin. Well, in fact, sabihin niya sa'yo, marami ka nga hindi nagawa eh. Tatayo ka, hindi ka bless. Huwag ka pumunta doon. Naintindihan niya ba? Kaya sino ang may lugi sa araw ng Linggo? Pag di ka nakasamba. It's more the benefits of us. Because ang kaaway magbibigay sa iyo ng maraming distraction. Tandaan mo na. Eh kung tayo tatanungin at sa position natin sa banal na kasulatan, pinagpala na na tayo. Look at this slide. Yan pa tayo? The beast of burden. Itong mga papakita kong hayop, mga katulong ito sa bahay. Katulong at katuwang sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero, sila ay easily distracted during their task. Kaya may mga ginagawa ang mga amo nila. Sa halabaw, the beast of burden, they follow the taskmaster direction. Ordinarily, nagiging masunurin sila. Alam niyo, isa sa hinahanga akong hayop, ang kalabaw, napaka-masunurin niya. Lalo pag na-train mo yan, napaka-gayon niya. Ako nanonood ako sa Jessica, so pinagsasabong na lang, ano ngayon, ay kalabaw eh. Hanggang hindi sinasabi ng amo niya, iaalay niya yung buhay niya. Kasi he follow master's direction. Pero, alam niyo, bago yan ang train, meron niya mga lahat sa ilong, sa tenga, na pang-focus, pang-giya. Alright? Lalo pag ang kalabaw ay medyo siya ay barako na, pag walang hihirin, tatakbo yan sa bundok, maghahanap ng kapartner niya, mahihirapang hanapin. Eh, hirap ano niya, napakalakas niya. Sabi nila, yung pure na kalabaw, nandiyan po ba kayo? Yung dalawang matigas na kalabaw, mahihirapan ang tatlong punta o pigilan. Yung prime at his age and strength. Pero pag meron na yan, mga control, mga paa, mga harness, ang dali ng pigilan kahit ang batang 7 years old. Sino nakasakay sa kalabaw dito? I think Cortina. Ayan, di ba? Naalala ko, pag missionary, nakakita sila ng kalabaw. I like that. Kasi wala kalabaw sa ibang bansa. Pure sa atin niya. Only in the Philippines. They are easily distracted. That's why we put some harness. Look at this horse. Meron siya ang tawagin ay papaludo dyan. Kung tawag dyan eh, tawag sa kanila ng blanco. Yan. Kasi itong mga kabayo, itong mata nila, apat ang vertical niyan. Kaya nakagano niya para dalawang focus lang direction. Kasi kung wala mo yung papaludo, both from left and right of his eye, ang vertical nakikita niya yung both side, nadi-distract siya. So, nandiyan pa ba kaya? So, kaya nilalagyan ng mga konting tapaludo yan, nilalagyan ng konting busal. Ang sa binondo, eh, makikita ko pa rin yung ibang mga ganyang kabayo. Yung ibang nga, hindi na nga makalakad pag wala, susunod talaga yan. Kasi naturuan eh, nabusalan eh. Di ba? Wala nang ano, tinahapo, wala nang tao eh. Pero, may pakinabang pa. Okay? Lastly, kaya sila may ganyan because they have no sense of direction. Yung mga
Feast of Purple na ito. Itong mga hayop na ito, malaking pakinabang sa kanila, pero kailangan sila lagyan ng mga harness. Kailangan lagyan sila ng mga ganitong pagpigigil para lalo silang magamit. Most of Christian, ganyan. Para magamit, lagyan mo na maraming pagpigigil. Pero well, in fact, dapat wala na sana. Hello. Kailangan na maraming loob para magamit silang maigit. Pero dapat sana, wala na. Hello. Dapat, yielded na tayo sa Panginoon kung iintindihan natin. Andiyan pa ba kayo? Kailangan pa maraming kapaluto, maraming busal, maraming. Pero dapat sa Espiritu, malaya na tayo. Naintindihan niyo ba? Kailangan ng maraming paalala. Kaya minsan sa church, listen up, umaabaw na maraming loob. Na dapat wala. Kasi maraming Kristiyano, hindi nila alam yung posisyon nila kay Kristo. Hindi nila alam na may lakas sila, kapag pakinabang sila. Sila ay anointed. We are all anointed. Sino mo naniniwala doon? Anointed by what? Jesus Spirit lives in you. Ang kaibahan lang, iba alam yun, yung iba hindi. Kaya iba, kailangan ko pa nito, kailangan ko ng ganyan. Magpapakahirap pa. Ganit pa, kung paniniwalaan ko ito, maraming mabubuting bagay ang pwede mangyari sa inyo. Diyan pa ba kayo? Kaso, ang problema ay ito. Nalilimutan natin po sa pag-aralan. Bigyan ng pansin. Hindi makalaya yung ating maraming pagaspas ng weeks, yung ating mga malatag na mga pakpak na dapat lumilipad-lipad na. Andiyan pa ba kayo? Alright. That's why, sa iyong buhay, are you eternally driven? Externally driven? Ikaw ba ay, paano ba kontrole? O paano mo nalalaman ang pagkilos na Diyos dahil nakikita mo ka? Are you externally driven? Most Christians are dominated by what they can see, taste, hear, smell, and feel instead of God's word. Hello? Hindi pa ako blessed. Wala pa nga akong pera. Minsan, nag-try kami ng anak ko. Nagtanong siya, Papa, nakadaan ko sa isang kasidral. Dami nila, no? Tapos ang laki nung church nila. Ba't sa akin church pa rin na? Sabi ko na, mas blessed tayo kilala natin si Jesus. Oh, oo, mas blessed nga tayo. Kasi may word of God tayo. Oh, praise God. Ah, alam ko na, Papa, kung bakit malaki sila. Bakit? Kaya sila ng kaya sa loob. Tumatama na sila. Katawa lang. Pero well, in fact, most of Christian, hindi sila niniwala na tayo ay blessed unless makikita natin externally. Diba? Hello? Paano masasabing blessed ka dahil marami ka ng pakinabang mo? Nung tinanggap mo si Kristo at nung na-born again ka, ang malimit lang ang ulang sa atin, di natin pinaniniwalaan. All provision bago nangyari, pinurubay na nito. Yan ang sabi ng Biblia, having predestined, He ordained you for the praise of His glory. Kaya nung nakaintindihan ko talaga, maraming dumating sa buhay ko, inagdigal, nung una pala, pinurubay na lang, nalilimutan lang natin. At nandiyan pa ba kayo? Alright. Pakisabi sa inyong katabi, we are blessed. Siguro kung may mag-text tayo ngayon, siguro idugtong natin, we are blessed. Kung tayo-tayo lang, ha? Para na-remind tayo nila, God would bless you, no? We are blessed already. Okay? Nandiyan pa ba kayo? The flow of life within stay turned off, in your spirit naka-turned off. Yan, katulad ng kinukwento ko, kahit merong tubig sa gripo, kung nakasarado naman, hindi dadalo yan. Ganun din sa iyong spirito. Puno siya ng malakas. Pinaniniwala. Well, tatanungin ko kayo, ano last
sermon ko last week. Ano yung tatlong binigay ko? Yung iba, malinig mo na lang. Why? Kasi hindi na naka-embed yung Word of God. Alam niyo, pag ini-embed natin yung Word of God, yung nag-downloads tayo, malaking bagay po yan. Nag-take notes tayo, nag-highlight tayo, lalo pag nangusap sila, may verse na binigay sa'yo, sulat mo agad. Yan ang magandang referensya sa iyong buhay. Mag-release na kapangyarihan niyo sa'yo. Well, yung pa, kung nag-pray ako ng decision for this week, I'm really praying, binigyan ako ni God ng John chapter 15. At pinag-aaralan ko, at ang isang remarkable point sa akin ni God, lahat about fruitfulness kalooban ko. Para sa lahat ng spiritual blessing and fruitfulness kalooban ng ako. Sabi ni God, this is the glory, this is that you may glorify the Father if you bear much fruit. Pag namumunga ka ng sadana. Pero pag hindi ka namumunga, hindi ang kalooban ni God. Pero in terms of your walk with God, lumalaki influence mo, lalaki yung blessing mo, kalooban niya ni God. Amen? Amen. Okay. Hindi mo ba kayo? That's why, yung life na nasa ating spirit is just kind of because they don't believe anything they cannot see. At yan ang hadlang at distraction number one sa buhay Christian. Amen? Hindi natin na-exercise ang ating faith. Well, in fact, sa Kristiyano, listen up, dinagdag sa atin ni God yung pang-anim na sense. Ano yung sense na yun? Hey, alala niyo yung commercial sense of touch. Ano yung ulit? Wala na. Hindi skill na. Meron katuruan dun eh. Merong katotohanan dun. Well, in fact, sa Kristiyano, kung lahat ay wala na, meron kang isang sense na pwedeng magtakas pagpapala sa iyong buhay, that is faith. Sabihin natin faith. Faith. They don't understand the change that happened in their born-again spirit and who they are in Christ. Misan, yan ang gusto na kao, i-distract na guys. For many problems, for many obstacles, maraming malaki para hindi sa atin ipaliwanag in our born again spirit, we are complete. Maraming pagpapala ko. Nasabihin niya sa iyo, hindi ka pa nga change. Tapos pag tinignan mo nga, hindi pa nga nanaw-change, agad pa ko ganyan. Di ba? Ganyan ang kaaway. I-pista ka niya, di ba? O kaya, hindi ka pa talaga blessed. Wala ka nga pamasahe. Ano pa yung iwalaan mo? Hindi mo magagawa yan. Wala kang alam eh. Hindi ka pa katanggap-tanggap kaya. Kaya tignan niyo pagmahala ka, ang dami ng papapako, ang dami ng pipinitensya. They forgot to have the faith, it is finished. Di po ba? Yung nakakita na ng pipinitensya pagmahala ka. Pag nagpunta ako mahala ka, pampagamot. Hello. Pero tayo, kaya napaka-importante sa isang tao ang mag-born again. We should be born again. Kaya sabi ni John chapter 3 verse 7, lahat dapat mag-born again. Sabi ni Christian, kasi nandun ang pagpapalang spiritual. Okay? Today, it can be perceived through the five senses. It's not real. Kaya nagkakaroon ng maraming problema, lalo na sa buhay Kristiyano. Pag hindi nakita, hindi siguro ako. Hindi ba yata ako pinalaya ng Panginoon? Pinalaya ka, well, in fact, pinalaya ka niya, bless ka niya, in-equip ka niya, kailangan mo lang paniwalaan ang salita ng Diyos. Hindi mo dapat paniwalaan lang yung nakikita. Dahil kung ikaw ay sumasampalataya, hindi mo gagayahin si Tomas, ay hindi pa nabuhay si Kristo. Pag nakita ko na yung kamay ko may susuot ko sa butas,
ng kanyang kamay, sa ako maniniwala, siya'y nabuhay sa mga kamay. At biglang lumitaw si Kristo. Sabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Ano sabi ni Kristo? Mapalad! Ang siyang sumasampalatayang hindi pa ako nakikita. I tell you, we are more blessed than many disciples. Hindi mo bigat na word. One, sabi ni Kristo, at tayong naniniwala kay Kristo, bagamat hindi natin siya nakikita, mas makalad. Tama, no? Ang totoo siya, sila nakita na nila, pero iba, may hardened heart. Kaya, well, fact yun ang pwede magpalakas sa atin sa umaga nito. We are blessed. We are more blessed. Kung iisipin talaga natin, hindi naman natin nakita si Kristo, pero minamahal natin siya, tinatalaga natin ang buhay na dahil sa kanya. Dahil buhay ito. Alright? Nandiyan pa ba kayo? Alright. Kaya pag ganun po ang nangyari, sometimes we are desperately getting from God. We're trying to get something from God, something you don't have or don't yet have, carries within an element of doubt. Minsan, pag ikaw ay nag-doubt na ikaw ay born again, na pinagpala ka ng lubos, yan papasok ngayon maraming doubt. Kasi most of us, titingin na tayo sa ating physical. Hindi na tayo mag-walk in the spirit. Ang sabi ng Biblia, when we walk in the spirit, there is love in peace. But when we walk in flesh, nako, enmity with God. Diba? Nakakarating ba ako sa inyo? That's why pumapasok maraming doubt. At tandaan natin, sa physical realms, dyan kumikilos ang power. Diba? Nung tinet si Jesus, mga pangangailangan niya physically, pagkain, pagbutong, saka glory. Pero kung ikaw ay may word of God, lagpas ang tingin mo doon, God has already provided. He provides. He provides for you. He's a loving Father. He provides for you. Next, you believe that God can do it, but in your mind, God's promise isn't a reality unless you physically have it. Ganyan? Naniniwala ka ba na ito ay bless sa'yo? Ito ay bless sa'yo. At talaga, ayaw tayo. Wala ko pang nasa'yo, hindi pa ako bless. Naniniwala ka ba na ito ay dopo? Okay, well, praise the Lord. Pagamit ka na kaya, hindi pa ako na. Okay. Ganyan. Ah, ganyan. Pero when you start to walk, who you really are in the spirit, tell you, dadagdag ni ganyan, makikita mo, magmamanifest in your soul, in your physical. Pwede pa, pag tumayo ka dito at hindi mo pinawaniwala ang blessing, hindi mo magdadala ang congregation. Kahit sa mga Bible study, pag hindi mo pinawaniwala ang blessing, hindi mo pinawaniwala si Kristo kasama mo, hindi mo sila maiiwan niyo. Naalala ko si brother ko na kaibigan ko yan from customs. Mayama po yun eh. Nakapag-Bible study na ako doon. So sabi niya, Pastor P, hindi ko maisip talaga eh. Dami na ako na-invite dito. And thank you sa work mo na bless ako. Kasi yung bakit po? Nandiyan ba kaya? Ang dami ako dito na-invite. Mga customs, matitindi mag-dita. Bless tayo na po kayo. Pinalayaan ng Panginoon. Huwag kang mag-worry. Tapos pagkatapos doon ang gawa ko, ang brad, bakit? Anong problema? Tapos gawa, sabi niya. Lungkot ako eh. Okay. Marami ako ang image. Lagi doon ang paparinig sa kanya. Ilan-ilan na daw na invite niya. Wala akong neto. Wala akong ganyan. Baka pwedeng ganyan. Kailangan ko neto. Kailangan ko ng ganyan. Sabi ko, Pastor. Pastor na rin si Shen. Sabi, Pastor mo, marami pang ganyan. Well, in fact, ilang mesa ako tumayo doon, hindi ako nagbukas. Pumunta nga ako doon, panggas ng pangpunta ko. Pero nakabless na ako. Uwi naman ako. Pero marami siya nakatagpo, pagkatapos ng gawain. Ganun ba yung bulsa?
Saan? Lalo sa kapipitan, makikita niyo. Hindi pa kayo mga kapatid. Ako, I am blessed. Di ako tumatayo dito na hindi ko alam ang sinasabi. Alam ko sinasabi ko. Dahil may times ako, meron o wala, pinapanampalatayan ako, I am blessed. At dumami po ito. Well, pag meron akong times, wala kaming pagkain, sabi ko, bless tayo, don't worry. Pray kami. O meron po makapag sa pintuan namin, yung kapitbahay namin, tagal hindi umuwi, naka-umuwi galing Pampanga, dami pang dala. Bukod sa ulam, may dala pang dala. Praise the Lord. Because it starts in the spirit, unless you believe. At hindi tayo maglilingkod kay God para tayo dumumin. Well, in fact, sabi ko nga, naikwento ko sa prayer meeting, kung ang ating Panginoon, He delighted to gifts sa ating mga anak, sa mga anak niya. Everyday meron tayong petition. Dahil siya ang ating ama, para nagbibigay siya ng kaon araw-araw, tumuntuhan siya sa atin at humingi tayo sa kanya. Pero kung ikaw ay tunay na anak niya at sensitive ka sa puso ng Panginoon, sasabihin mo, mamaya mo na akong bigyan ng bawal, susunduin ko muna yung mga anak mo nasa labas. Dahil habang siya nagbibigay sa'yo, nakatingin din siya sa mga anak na hindi pa kumikilala sa kanya. Wala pa sa tahanan niya. At kung ikaw ay sensitive mga anak, susunduin ko muna yung mga anak nyo tayo para makasama sa pila. Ang sabi ng story na basa ko, sa tingin mo kaya hindi ka unahin na yung Panginoon. Sabi niya, sige anak, susunduin mo. Ito needs mo, ito na, ito. Pero yung pakisa sa atin, ayaw mo malamang explicit. Kailangan mag-bless mo na. Kailangan meron karamdaman. We are blessed. Gawin natin gampani natin sa Panginoon. Well, fa, ako naniniwala maraming small group tayo mabubo. Pali ba makita mo yung tumatayo ko sa small group? Hindi mangyayari yun. Sino dito gusto magamit sa tri-poster? Sino dito gusto magamit sa teaching? Di ba? Ayan na! Hindi pa talaga kailangan pa eh. Ano yung sinasabi ko? Alright? Next. We forgot that God relate to us spirit to spirit. Faith to faith. We forgot that. Kala natin nag-relate si God physically. He relates to us spirit to spirit. Well, in fact, sa ating panambahan, those who like to worship the Lord must worship Him in spirit and in truth. Faith to faith. Si God ginawa niya lahat ng bagay out from His spirit realm to faith. Let there be light. Faith. Well, alam niyo ba, it takes 900 years bago mamatay ang unang tao. Pinagpilo pa. Bakit kaya sabi ko, Lord, dahil ba sa mga physical, ano? Dahil wala pang pollution. Alam niyo, still sa amin ang Holy Spirit. Ang tagal i-introduce ng kaaway ang death bago mamatay ang tao. Kasi mataas pa yung faith ng mga tao noong una. Pero nung natanggal na ang faith at na-introduce na yung death, yun, bumaba na yung lahat. Diba? Kaya yung faith mo, mahalaga yan, i-build up mo. Huwag kang mag-load ng mga nakakatakot. Lahat ng bagay na mapuproduce sa'yo ng doubt, huwag mong panoorin. Kung maaari, limitahan mo panoorin mo ng TV. Magbasa ka. Kung di tumaas ang faith mo, kung di lahat magkabi mo, mag-born again. Pwede pa kung tagal-tagal na nating katabi, mga kamag-anak, mga kapitbahay, hindi natin masyaran, wala tayong boldness. Kasi puro duty ang tayo. Ayun, tayo lang iyan. Kaya pag meron kang problema, hindi mo mamog kahit finances. Listen up. Kasi kakapanood mo ng teleserye, puro finances ang problema mo. Well, yung pag yung mga artista na yung paglabas niya, ano ba yan? Ay, ano ba yan? Ang maganda lang sa sakyan niya. Huwag mo ipatay ng buhay mo sa kanila. Yun? Yung isang mga worker. Basta alam mo ba yung balik na? Ano yung matay na bagong artista? Sino? Yung ano? Ang Perez yun?
kamawa naman. Apektado, apektado. Tanungin mo, mag-share ka ng Word of God. Pwede pa mga ano kung kilalang Kristiyano, tagal na sa church, hindi kaya i-share ang Word of God. Revisit natin yan. Sabi natin, born again. Pwede pa, pag nagpaliwanag na ng born again, nalilito ka. Ha? Pantay mo natin kami ng corporate meeting, sila mga kantong wife ko. Tapos yung bossing na nasa advertising, ayaw nga natin na rin. Nandiyan pa ba kayo? Apunta kami sa isang Hard Rock Cafe. Kasi nandiyan po, sumunod kami, may papapirma ng cheque. Tapos pagpupo namin, ay, hindi yan umiinom. Hindi yan. Ito, wala yan. Pinakain kami. Tapos may umupo. Oh, may umupo ni sa kala mo, asyong sa loob eh. Pag-aari yata buong mundo. Ah, order pa tayo. Sabi ng kong ito, napansin niya kami, nahimik kami. Sabi niya, bro, sino ba itong mga to? Ay, mga ano ko yan, mga trusted na kaibigan ko yan, pinakilala kami. Tapos ang pakilala sa akin ng boss ni Ben, ay, ito si Brother Phil. Ako. Sabi niya, malapit kay Ben. Ha? Sabi niya, ito mo turuan ng ala. Ganun. Bakit, brother? Born again ba? Nagulat ako. Sabi ko, by God's grace of born again, born again ko. Ako'y nandinig ko. Ano po, nakakaya na ka? Ako, Christian din ako. Tapos tinabi niya yung anak. Pasensya na, pasensya. Born again din ako eh. Brad, hindi mo naman sinabi, may kasama tayo yung Christian. Una, sabi niya, sabi ko, saka na the church, brad? Ano? Alam mo ba sa ano? Sa alamang niya, oh, sa new life, sabi ko. Ano mo? Isa na naman si church doon. Natin ano mga medyo malamig-lamig na Krista. Ano mo? Kilala ko nga pastor niya. Kung alam ko lang, hindi talaga ako uminom. Tapos yung ulan mo. Ayun, paalam na tayo. Maamay, ma-spoil pa tayo. Ano? You see? Ah, may ganyan? Mga kapatid, bakit ka nasasabi? Because we forgot to relate to God, spirit to spirit. Okay. Kapag dating minsan kayo sa sharing, nag-share na lang. Ano ba yan? Mapupunta sa Batangas. Bakit? Mapupunta sa Tanawa. Hingin mo sa Panginoon. Bigyan ka ng mga simple words. I-testify mo buhay mo. Hindi na ba kayo? Kailangan ulit nag-share. Usama kayo sa amin minsan. Marami kayo mag-share. Praise the Lord. Next slide. Believing you will ready that it. Yan mo ang ating dapat matanda. Meron na tayo. We already got it. We already have it. Kaya sabi niya ng Ephesians 1, kung nandiyan pa ang inyong mga Biblia, verse 5 and 6, having predestined us to adoption as son by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. To the praise of the glory of his grace. Ulitin ko, to the praise of the glory of his grace by which he hath made us accepted in the beloved. The word means accepted in the beloved. Bestow grace, ang ibig sabihin niya. He bestowed favor and grace upon you. Well, in fact, the word accepted in the beloved, dalawang beses lang yan nagamit sa Bible. Kabilang niyo yung nasa loob nung nag-declare si Angel Gabriel kay Mary na ikaw ay pinagpala sa babaeng lahat. Twice lang. Ibig sabihin niya, favor, highly favored, rest upon you. Favor from God rests upon you. Sa mga Kristiyano, ang favor ni God rests upon you. Apo ni God. Kaya dapat mong paniwalaan, increase sa buhay mo, ipopromote ka ni God. Ang gusto ni God sa'yo, you are the head, not the tail. Talaga, Pastor, yes. Kaya pag Monday, pumasok ang maaga, pamagpalit. Para may promotion ka. Pag ginawa mo yan, pag-promoted ka, sinasabi ko na, ah, totoo talaga yun.
Hello. Lalo kung ikaw ay ano na, kung ikaw ay tinawag ni God ng Diyos, kailangan na gahan ka. Hello. Bless na kasi tayo. Hindi na natin paghihirapan para i-bless tayo ni God. Bless na tayo. Ginagawa ko na lang ang i-appropriate ko yung blessings sa iyo. Sino naniniwala? Yeah. Pero in fact, nung muna ako ng Bible study, ang alam ko lang na verse, John 3:16. Yes, hindi ako nandito. At ang alam ko lang, ang gusto kong kwento, yung babae sa balon. Hindi na narinig ko noon eh. Bakit na kwento ko yun? Tapos natuto ko ng Matthew 6:33. Guys, hanggang nagbasa ako, natapos ko yung buko. Grabe, ganda. Tapos punta ako sa Genesis, nalabas, grabe, ganda. Hanggang dumating ako kay Job, nung buhay ng Job, umiiyak na ako sa kwarto, hindi na ako, pinakalabas ang bahay. I tell you, mas maigi pa ako sa loob ng bahay with the word. Nagulat niya na, ay, hindi na ako lumalabas ng bahay. Nakakaisakit ka ba? Eh, alam tayo yung mapinyas na, tapos pinapaniwala ako mangyari yung mga mabubuting tao. Diba? Look at Joseph. Favor, rest of them. Nagulat na umabog. Lalo, pag nabinasa niyo, literally, sinundan niyo, tapos pinipicture out mo, iba yun eh. Tapos darating sa'yo yung picture habang nagbubula ka, iba yun. Hello. Ganun din sa akin. Nakakita na ba kayo sa telenovela? Nakakulong ngayon mamaya ay go perform na. Wala pa ako nakita ng ganun story. Sa Bible na. Well, hindi pa. May kilala ko presidente na kulong. Hindi promotion. Matindi promotion yun. Di ba? Pero sa Bible, hindi naman nakakulong ngayon. No? Di ba? Mamaya go perform na. Meron ng scripture, may mahalagang ring na may kapa na, paano mo papaliwanag yun? And that is promotion, that is the word highly favored. Amen. Ayun ba? Hindi na maniwala. Amen po ba? Yes, amen. I-release tayo, diba? As we come to believe God's word, nandiyan pa ba kayo? We already have it. It's much easier to release something you've already got than to get something you don't have. Mas maiging mindset yun, meron ka na. Kasi yung paghihirapan mo ka para magka-meron ka na. Well, in fact, Ephesians 1:3, Ephesians 5 and 6, meron ka na. You are blessed. Pag tumayo ka ngayon, alam mo, blessed na ako talaga. Diba, iba yun, ibang confidence yun. Ibang confidence ang dala sa inyo, mga kapatid. Pero yung, wala pa ako. Tapos tatayo ka, magkakapuhak ka niya. Diba? Kaya nga, pag nag-brag, pray mga pagkain natin. Pag hindi mo alam na ikaw ay holy, you are royal, you are priesthood, you are accepted in the beloved, you are favored with God. Prayer pa lang prayer mo. Lord, ay utal-utal ka na. Ilang beses na ako na, brad, kaya pa pray pa lang. Oh, nag-utal. Pagkain yung pag-pray na pag-pray yung bansa. Lord, yung bansa. Pagkain yun. Ano na, anak? Ilan yung naranasan niyo ba yan? Ilan nakikita ko pag umaatend ako sa mga minsan. Pag na, alam niyo, marami akong invitation ngayon. Tutuwa nga ako eh, pero isinan ako, mamaya, pardon ako na. Ilang beses nakikita ko yung mga na-invite. Pinag-opening prayer. Ako. Lord. Samahan niyo kami, please. Ano mo alam, wala ka pa ito? Tapos Panginoon, Panginoon, puro Panginoon. Naalam mo, nakaapuha dahil sin. Kala niya, wala pa siya. Kasi Lord, tanggal! Gusto ko na makuhain yung mic eh. Tinitignan ko yung, hindi mo ba pwede pigilan yun? Medyo ano na? Nag-distract na yung babae. Buti na lang, iintindihin na lang natin. Pero sa patunayan, iba kasi yung ano mo meron ka na eh. Ang magandang prayer ganito, Lord, salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat and
Panginoon. Tumatayo kami sa iyong biyaya. Samahan mo kami ng iyong presensya. Kung di ka lumakas, kung di mapagpala ang lahat na nakikinig sa iyo dahil meron na. Eh kaysa naman, wala pa. Gigets na. Dahil pag inisip mong meron ka na, ibang level ng confidence ang dadalhin sa iyo. Kaysa yung paghihirapan mo pa, minsan papasok pa daw. Tama na eh. Diba? Kahit sa Bible study, alam mo minsan, sa totoo lang, minsan hindi na ako nagpipretend. Kasi minsan, sinasabi sa akin nila, ito i-share mo. Nakikinig ako kay God. Eh, pag sinabi ko, hindi ko na pag-aralan yun. Eh, sabi ng Biblia, pag kayo tumayo, isusupply ko ang mga sasalita niya at ang Espiritu yung magpapatotoo sa inyo. Yes, amen. At pag eksakto, pag sinunod nyo yung gano'n, ay tayo ibang lakas ang nangyayari sa gawain. Kasi meron na ako. Pinagpala na ako talaga. Pwede pa kahit ganyan ang motor ko, pwede pa pag gusto ko yung piling ko, bilyonaryo ako, huwag niyo ako panggay. Eh, isa, ano yan? Bless na bless ako yan. Why? Pwede gusto na ako aksidente ko. Eh, yung kausap natin, no? Inungatan siya ng Panginoon, pero bago pa lang. Pag-ilapong daw siya, no? Pero bless pa rin talaga siya. Pero hindi ko naranasan yun. Kasi sabi ko kay God, Lord, itong sasakyan itong binigay mo sa akin para sa gawain mo. Dalhin mo ko kung saan pwede mo mo madala para makan mo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen! Mahal tayo ng Panginoon. Dapat is eliminated once you believe you're already got it. Tanggal yan. Hindi pa ako anointed, mas dumihina pa ako kumanta, kaya, no. Ang Espiritu ni Cristo, the same Spirit that raises up Jesus from the dead, is the same Spirit you receive. So, ano ang tip? Kahit magtugtog, kahit paawit, Bible study, we are anointed. Ay, yung iba, para ka ma-anoint, mag-fasting ng 40 days. Yun, iba, tigo. Patay. Yung ganyan congregation. Yung pupunta kay Araneta. Matitigong kayo. Hello. Unbalanced teaching. Kasi para daw magamit ka. Kaya hapag. Depende. Iba wala namang leading. Mahila ka daw ang pinag-fasting. Patay. Hindi ako nung tumulong sinasabi. Nandiyan pa ba kayo? Aalala ko, illustration about female radio signal. Alam niyo si God, binilas na tayo in spiritual realm. In illustration is enough. Kung ikaw ay may TV, ang radio and TV signal, naka-ano yan? Nasa air na yan. Tama, no? Hindi dahil nagbukas ka ng TV, saka nagkaroon ng signal, saka dumalo yung transmission line nila. At the present, nandun na yun. Ganun din tayo dapat isipin natin in spiritual realms, yung power, yung salvation ni God, nasa atin yun. Ang mahirap lang sa maraming Kristiyano, hindi naka-tune in yung ating transmission ni God. Kunyari, sabi ni God, channel 7 tayo, kapuso tayo. Punta ka ng punta sa channel. Ano ba yung mamimit ni God? Hello. Kahit sa radio, anak, 702 tayo ah. Punta ka ng punta siya, di ba? Punta ka ng punta kay Bentulpo. Pero epopuro pagmumura yun. Mahihirapan kayo tune in. Medyo ba kayo? Sinasabi ko lang kayo, hindi nagkulang sigal mag-transmit, nagkulang tayo mag-receive ng tama transmission. Ganit pa ganun din sa ating espiritu. Presente yan. Naniniwala po ba kayo? Pero minsan din natin tinatang hindi tayo kasi nakatune in sa akin. Saan tayo nakatune in? Problema. Defeats. I-rebuild natin yung buhay natin sa defeat. I-build natin yung buhay natin dito para magkaroon tayong breakthrough.
Hello. Paano mo malalaman bibigyan mo ang buhay mo dito? Bigyan mo ng panahon. Ikaw maglagay ng panahon. Hindi dahil magpapakahirap ka dahil para kalugan ka niya. Kinaluguran ka niya eh, kaso yung transmission ay lahat. Magandang tulong. Bili ka ng TV, bili ka ng tela, ganun maliit. I-compare mo dito sa may malaki ng tela, mas maganda yung araw, no? Ikaw, di ba? Kahit anong pihin mo sa TV, kasi yung transmission doon. Hello? Dilakihan mo ang tela mo kay God. Praise the Lord. Ayan natin. Lalo ka mag-tune in. Praise God. Hindi po ba kayo? How faith becomes productive? Paano ba naging productive ang faith? Philemon 1 verse 6. Paki-highlight po itong talatang ito. Napakaganda itong talatang ito. Philemon. Si Philemon. Kakadikit po yan. After Titus, 1-2 Timothy, Thessalonians, Titus, Philemon, verse 6, that the sharing of your faith may become effective, nakita niyo, by acknowledgement, or by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. That the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Na ang sagana ng biyaya ng pananampalataya ay lalong maging epektibo sa pamamagitan ng pagtanggap ng mabubuting bagay na nasa iyo kay Kristo Jesus. Nasa iyo ba o wala pa? Magiging effective ang faith. Kaya nga mga kapatid, yan ang kailangan natin. Communicate. The word, sa ibang version, that the communication of your faith means to release, to transfer, may be effectual to work or to produce. Amen? By acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Nasa espiritu mo na yan, lahat ng mabubuting bagay. Hello? That's why, how does your faith work or produce? Paano magpuproduce ang faith? Acknowledge mo yung mabubuting bagay. Lord, thank you, mahal mo ako. Panginoon, thank you, I am anointed. Lord, thank you, I have provision. Meron pa, kalawag ka na niya yung mga needs ko eh. Pero di ako nag-worry. I know God will provide for me. Andiyan pa ba kayo? Same with you, mga kapatid. I really believe it. You already have it. Lord, thank you. Alam ko, ipuprovide mo sa akin ito. Dahil, Panginoon, kangako mo sa akin ito. Lalo na, gumagawa ko sa iyong gawain. Amen? Puprovide ni God. I remember yung mother. Andiyan pa ba kayo? Mahaba ba ako? Ano mong tayo? Pakisali ah. Kunti na lang, kunti sa ito. Yung mother, binigyan na, kasi yung anak niya, pinaaral niya, ay napunta sa US. So pagtanong ng anak niya, naging successful sa US, sabi niya, nanay, pumunta dito sa US. Ako bahala sa iyo. Tapos ang ginawa ng nanay, inalam niya, paano ako pupunta niya, nanak? Nanay, papadala ko na ang ticket sa iyo. Ang ginawa ng anak, for 3 months, binigyan siya ng ticket for ship cruise. Alam niyo naman niyo kung gaano kagalante, ano? Pinaghirapan ang anak. Tapos sabi niya, 3 months, nanay, yung pagbiyahe mo sa barko. Sabi niya, anak, ang haba. Don't worry, nanay. Bless ka na. Then, kinuha ng nanay yung ticket kasi pinadala sa kanya. Pack siya ng gamit. Aalala niya siguro pag bumabiyahe siya ng barko dito sa Pilipinas. Nalimutan niya, yung ticket na yon ay nakapaloob na lahat ng blessing doon. Hello? Lahat pwede niyang kainin. Lahat pwede niyang inumin. Tapos meron na siya doon room. Pwede siyang mag-swimming. Pwede siyang mag-disco. Lahat pwede magawa doon sa loob ng ship. Ang ginawa ng nanay ay ito. Bumili ng isang biscuit. Isang box ng biscuit. Nung pag-akit sa barko, nahiya siya doon sa mga kasama niya. Kasi
sino ganda ng suot, siya'y ordinary siya. Nagtago sa bodega. Totoo itong kwento ko. Then after 3 months, sinatay siya ng mga niya. Doon sa po. May dalang sasakyan. Ako, pagbabahan mo na. Hey! For 3 months. Kaya? Dirahin mo ba naman biskuit? Tsaka tubig. Ano nangyayari? Sabi ko nga na, ay, ano nangyari sa'yo? Ang payat-payat. Ang ganda ng nanay eh. Ay, anak, ang hirap sa barko. Ang kinakain ko ng biskuit. Tsaka tubig. Sumisingit ako doon sa araw. Doon pa daw kumukuha ng tubig sa akin. Nanay, lahat pwede mo kainin. Ba't di ka kumain doon sa buffet? Sa restaurant. Umiiyak ko yung anak eh. Ay, ganun ba? Pwede pala. Wala na din. Biskuit yung pag-ibig. Inagtanong. Well, in fact, ganyan maraming Christian. Napag-bless. Pati ikaw, Pastor Phil. Hindi ko nga din alam dati, biskuit. Kaya ako po si Michelle sa inyo. Pero tanong ko, ano mas totoo? Yung nakita ko, nakikita nila, o yung nakita ko? Ganun ba? Yun, ready yan. Pero sinabi ni Jesus, by my stripe, you are healed. Ayaw, hulayin niya yan. Personal revelation sa inyo yan. Di ko i-insist yung past tense or future tense. You have that magkaroon kayo ng personal revelation. Isaiah 53 verse 5 and 6. 1 Peter chapter 2 verse 20. Power of the tongue. Kaya ako pag nag-pray ako, hindi naman ako mag-pray ng hindi para siya kumali dahil gawa ko. Dahil pinababay hindi ko. Lalo kung siya ay Christianos. Hallelujah. May need sa Kristiyano, sabi ni God, He predestined you beforehand, He provided for you. You are accepted in the beloved. Mahal ka nga ni God, eh, kahit wala akong pera eh. Talo mo may pera, may trabaho. Magagamit ka. Praise God. Nagkakaintindihan mo ba tayo? May kaso tayo bless na, kahit tayong biskuit. Sino gusto nyo? Binayaran na lahat. Pinurubay na lahat ni God. Kumbaga sa laksa ni Liner, ito yung buhay ko dito eh, sa mundo ibago eh. Pero pag-uulitin ko, eternal life, hindi magsisimula sa lahat.